Welcome back to my channel. In this video, ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung kinumpile ko ng mga tips para maging mas accurate tayo sa ating scores. Wow. I just wanna tell you upfront na ang mga tips na ito is basically for beginners. Alright. Like me. Tagal ko ng beginner, no? Anyway, these tips hopefully makatulong sa akin at makatulong din sa inyo. So, umpisa na natin. Tip number one. Siyempre, sa lahat ng sports, kailangan natin may safety rules. So, we need to follow safety rules, especially sa slingshot, kasi dangerous ito. So, basically, marami naman tayong guidelines, na lalo-lalo na sa mga group natin, you can see those safety rules. Kaya, we need to follow it as much as possible. Okay, syempre, practice muna tayo habang nagbibigay ng tips. Sana tumama. Hey, tip number two. Stick to one lang tayo. Ano yung stick to one? Stick to one slingshot until ma-perfect natin ito. Kasi what's happening, no? Especially like me, I'm a vlogger, I discuss different types of frames, no? Kaya ito isa sa mga hindrances ko. Kaya hindi yata mag-improve dahil paiba-iba ako ng slingshot na hawak, so paiba-iba rin ang aking grip, ang aking anchor point, ang aking point of aim. So, nothing's happening, no? No improvement. Kaya, siguro I really need to stick to one slingshot, lalo-lalo na pagka padating na yung mga tournaments. Try ulit natin. Okay, mintis. Kita mo. Stick to one nga lang kasi. So, let's go to tip number 3. Shoot light. Ano ibig sabihin nun? We need to use light bands and light ammunitions. Hindi ito pang hunting. Pero, syempre, as a beginner, kailangan ma-improve natin yung muscle memory natin, yung consistency natin, at marami pang iba. So, in order to do that, to make it easy for us na maging consistent, we need to shoot lighter bands and lighter ammo. So once okay na kayo, then gradually we can add to the weight of the band para dumating tayo sa point na we can use the heavier bands for hunting. Okay? So lighter bands and lighter ammo is very good naman for target shooting and competition. Let's try again. Baka sakaling tumama na. Yun, tumama. So, tip number 4, dahil tumama, we need to have a right setup. Ano ibig sabihin ng right setup? Meaning, yung bands natin and yung ammunition should be balanced, no? You're shooting light ammo, pero you're shooting heavier. You're shooting light bands, but you're shooting heavier ammo. So, mahihirapan ang bands natin doon. Kabaligtaran naman nun, if you're shooting heavier bands pero light ammo, then masakit yun, hand slap yun. So, kailangan pantay ang bands and ammunition. Okay? Let's try it again. At mintis na naman tayo. But dahil mintis tayo, I'll add another tip. Tip number 5, check your form. Mukhang hindi ko na-check yung form ko. Hindi ko nakikita yung stance ko, hindi ko nakikita kung tama yung release ko. So, paano mo malalaman yun? You should have somebody na titingin dito. Kasi there are times, medyo maganda ang consistency mo, tuloy-tuloy ang tama mo, pero biglang nagbabago. Hindi mo napapansin, meron kang nabago, katulad halimbawa ng angle mo sa target or yung anchor point mo. Sabi nung iba, look at the mirror.
how will I look at the mirror if I am trying to look at the target? So, two things I can think of. One, have a friend to look at you while you're practicing, or record mo yung practice mo. Pagka ganon, mas maganda yung recording kasi you can look back, check, and mababago mo kung alin yung mali. Okay? Okay, wala na naman. Bakit wala na naman? Dahil ang tip number 6 natin is pouch release. That is one of my problems. Kasi, yun nga, ang mga daliri ko is in pain. No? I have finger joints, so I'm having difficulty holding the pouch and releasing it properly. Kaya kailangan talagang i-practice ko to. Yun, tumama naman. So, hindi siya consistent. What do we need to remember when talking about pouch release? First of all, sa paghahawak sa pouch and ammunition, dapat ang ating kamay would be on the ammunition. On. Not dun sa harap. Kasi, this would create speed bump, which is normally happening to me. So, dapat consistent ako na dito lang sa ibabaw ng ammunition nakahawak. Okay? Mental note, ang thumb dapat straight. Dahil once nag-curve yan, ang tendency, you pinch on the pouch and hindi clean ang magiging release mo. Okay? Yun. Tumama. Okay. Tip number 7 is follow through or holding your position. When I say follow through, lahat naman ng sports kadalasan there is follow through, no? O pagka nag-basketball ka, pag sumot ka, there is continuous ng hand movement mo. Sa firearms, ganun din. When you fire a shot, you need to see after you fire kung nandun pa rin ang sight alignment, sight picture mo. Same thing with the slingshot. There are times kasi I notice, no, although consistent naman sila, there are people who do this. No, sumasama yung kamay nila. That's okay kung consistent naman and safe. Unfortunately, there are times I see someone, lalo na yung beginners, instead of just pushing forward, bumababa yung kamay. We need to be consistent on holding our position. I would suggest when you shoot, you look at your aiming point kung nandun pa rin sa target. Huwag nating masyadong galawin as a beginner. Pero dun sa mga masters, they have their own style, yung mga signature moves nila, so hindi na natin papakialaman yun. Okay? Let's try again. At hindi na naman tumama. Dahil ang tip number 8 natin is kailangan meron tayong proper practice area. Which hindi ko na naman masunod-sunod dahil wala naman po akong magandang area. Ano yung proper practice area? For me, ang proper practice area is wala akong iisipin na may dadaan sa harap ko o may tatamaan ako na hindi dapat tamaan. So, dapat talagang yung proper ang ating target range as much as possible. Kaya lang, alam naman natin, very limited tayo rito. So, let's try to work on kung ano lang yung meron tayo. But as much as possible, if there is a proper practice area or target range, dun, mas makakapag-practice tayo ng ayos and yung self-confidence natin, mas angat. At hindi na naman tayo tumama. Dahil ang tip number 9 natin is to have a catch box. Bakit kailangan natin as much as possible magkaroon ng catch box? Medyo mahal po ang ammunition. And if you really want to practice, kailangan continuous. Sabi ko nga in one of my comments dun sa FB page namin, slingshot skills are perishable skills. Meaning, pag hindi mo pinapractice, medyo mawawala yung accuracy mo.
So continuous practice is recommended. How can you continuously practice kung wala kang ammunition or kung limited yung ammunition mo? So having a catch box, you can recycle your ammunition. Tulad nito, pag tira ko, mamaya kukunin ko ulit. Diba? So tira lang ng tira kahit hindi tumatama. Hali, kailangan maayos ang ating practice. At wala na naman, dahil ang last tip ko, tip number 10 would be, we should be practicing in a realistic distance. Kung I am a beginner and I'm practicing napakalayo, then definitely, I will be having difficulty hitting the target. So, tip number 10, realistic distance, and I would add na mas malaking target to begin with. If you're hitting the target, no, in a small distance, then mag-enjoy ka kahit papano. You will not be frustrated. Unlike you being a beginner, then malayo agad at maliit yung target mo, then pag hindi ka tumatama, frustration will come in. And when you're frustrated, mas mahirap tumama. So start near and a bigger target. Pagka consistent na kayo, then slowly we improve. Mas lalayo tayo, mas liliit yung target. Until such time na maging master na rin tayo. Okay? And bago natin tapusin ang presentation na to, I would like to thank Sir Bert Lingat. Thank you, Sir Bert, for the ammo stand. At the same time, lalagyan din siya ng slingshot. Napakaganda, no? Makikita niyo naman yung logo ni Sir Bert nandyan. Thank you so much for my final thoughts. I hope I have shared with you some valuable tips. No, again, that is for beginners, pero siguro for those experienced, they can always come back to the foundation or to the fundamentals pagka medyo they are having trouble with their accuracy. So this can be a reference. And sabi ko nga, if others have additional tips, napakaganda, please ilagay nyo lang po sa comments, no? Because I believe that knowledge increases when you share it. Kasi if I share knowledge, then somebody would criticize or give additional comments. Then I share knowledge, I also gain knowledge. So that is what I believe. And ako po ay open naman sa mga information. No, I am like a sponge. I absorb information, kinukuha ko po yung importante, and then disregard those that are not important. So I hope this helps, especially the beginners. And if you like my presentation, memorize lang yan. Please click on the like button and share nyo na rin po. And for those who hasn't subscribed yet, 500 plus na po tayo, dag lang! Please subscribe to my channel and click on the bell icon for notification. Thank you! And bago natin tapusin ang ating presentation for today, I would like to say thank you, Sir Bert. Oh, kita yung ano po. I-cut mo na lang yun, tapos yung video mo. Sabi ko.